hirap. Parang ang sakit, tanggapin. Diba? Kasi nasanay ka, ang sarap ng pagkain nyo eh. Almusal mo lang, 10 putahe. Eh sa atin ngayon, ilang pa putahe natin sa lamesa? Isa, isang laki ni, tapos 5 kayo, tapos isang itlog, chachap-chapin pa ng mama mo, tigi isang pudyot lang kayo, eh grado mo pala hindi kumataba. Napaka-konti pa. Tapos yung noodles, isang ano lang. Bibilangin pa ng mama mo, isa, dalawa, tatlo. O, tigi isa lang kayo. Di ba? Oo, tipid-tipid lang. Naranasan niyo bang mag-ulam ng mantika sa ano, asin? Lugaw. Lugaw na, sabi nga, pag wala nang makain, dahil ang mahal ng bigas ngayon eh. Ano yung pinakamahal ng bigas ngayon? Magkano po ang price? 45 ang pinakamahal. Yung malagkit na bigas? 60 na. Kaya ang hirap na magbigo ngayon, ano? Mas ang mahal pa na asukal. Magkano soft drinks ngayon? Dati, 5 piso lang yun eh. Diba? Ngayon, 10. Oo. Ngayon, 15 na. Yung soft drinks na malaki, 80 pesos. Diba? Napakatindi na ng presyo ngayon. Kumita ka ng 1,000 sa maghapon, ilang araw mo lang gagastusin yung 1,000? Almusal, tanghalian, merienda, gabihan. May midnights na ka pa. Sa'yo mo sa katabi mo, mag-diet ka naman. Diba? Diet ka naman. Kasi noon, ang sexy mo ngayon, may salbabida ka na. Diba? Pag nag-swimming kayo, di nyo na kailangan salbabida. Bakit? Lulutang na kayo. Diba? Paano sasabihin nila na pinabayaan ang mga anak ng Diyos? Inananabangay. Naalala ko noon, sabi ng kapitbahay namin sa dulo, pag walang laman ng tindahan, ang sasabihin sa amin, ayan, yung mga Kristiyano na yan, puro Biblia, puro Biblia, wala na yung makain. Tingnan mo, wala na ng laman tindahan eh. Di ba pag ang tao wala nang makain, ano mang mangyayari? Mangangayayat. Ano sunod mo mangangayayat, sister? Mamamatay na. Eh bakit hanggang ngayon buhay pa rin kami? Di ba? Oo. May nagsabi nga kay pastor, akala ko, pastor, patay na kayo. Hindi lang lumalabas, namatay na. May nakita ka bang nilibing? Di ba? Masyado mapag-gusto eh. No? Maraming ano, nanunulig sa dito. Ang sabi, kaya naman nagtindig ng church niya. Kasi, ano yan? Nagpapayaman. Kung nagpapayaman kami, yung binibigay din sa church, diba, binili na namin ang bahay sa taas, di ba? At nakabili na kami ang sasakyan. May nakita na ba kayo? O paano sinasabing nagpapayaman kami? Di ba? Sabi nga, huwag sinang humahatol. Ah, sasabihin nito, eh, magkano ba binibigay ng mga church member nyo? 25 piso. Paano mayayaman? Napatawa talaga sila, ano? Mahilig silang maghusga. Hindi muna nila kami tanungin. Diba? Wala naman nagtatrabaho dyan, pero kumakain pa rin yan. Kasi si Lord ang nagpo-provide. Yung mga ibon, hindi nagtatanim, hindi nagasi kumakain. How much more na yung mga tao? Pagugutuman niya. Yung mga pulubi na salansangan, hindi nako-COVID eh. Walang face mask, hindi nag-alcohol. Subukan niya kaya natin mag-ganun. Magdungis-lungisan tayo. Kung tatawagan tayo ng sakit, di ba? Sa sobrang mga dinis ng katawan eh. Yun ang nababakteriyahan na eh. Di ba? Mas malakas pa ang resistensya ng mga nasa labas. Tama? Tumatagal sila eh. Kahit yung isip nila lumilipad na eh. Di ba? Ang alam lang nila, mamalimos. Bibili pagkain, matutulog dyan, kahit umuulan. Diba? Mas maswerte pa tayo. Amen? Hindi natin naranasan kumain ng pagpag. Ano yung pagpag? Yung tira-tira, galing Jollibee. Diba? Yung mga buto-buto na hindi mo sinimot. Kasi pag kumain tayo sa Jollibee, kunti ng manok, kanin, soft drinks ka natin, tapon na yan. Di, hindi natin naiisip, yung mga nasa paligid natin sa labas, wala silang kinakain. Kahit panis na yan, kinakain nila. Naglapod na. Kaya ba natin yun?
naglalapot na yung kanin, tapos kinakain mo pa. Baka sumakit yung tiyan mo. Diba? Pero sila, pagpapala pa rin yan, kahit ganun ang nangyayari sa kanila, nabubuhay pa rin. Makita mo, ang daming anak. Diba? Mga bata pa, yung mga umakit yan. Nasabi nung driver doon sa jeep, yung mga ano na yan, umakyat, paawa lang yan. Bakit daw? Lagi may dalang anak. Diba? Nagbibigay sila ng sobre, tapos bibit-bit yung anak, diba? Para maawa yung tao. Nagbibigay ba kayo? Pag may mga umakit na gano'n. Minsan. Kasi niisip niya minsan, baka pambili lang nila kung anong bagay, diba? Yung iba nga binibigyan lang, tinapay. Kasi yun naman, nagugutom sila eh. Yung iba kasi sindikato. Ginagamit yung mga bata, mamalimos. Tapos kung nakuha na yung pera, sa kanila na yun. Diba? Kaya minsan nag-iisip din tayo. Lalo na yun may mga tato na umaakit. Memories yung lagi sinasabi, hindi po kami magnanakaw. Namatay po ang nanay ko. Baka nalibig na yun. Sige, panghingi ng abuloy. Diba? Parang hindi ka maniwala minsan eh. Oo. Oo, maraming din na sister. Kaya naisip mo, magbigay ka na ng pera, baka hold upin ka pa. Diba? Pwede yun eh. Pwede nang gawin yan. Kasi tapos silang bakit eh. Baka silang hold up to. Walang kikilos, walang gagalaw. Akin na yung mga pera niya. Pati cellphone niya. Diba? Ganun lang yung kasimple eh. Wala naman tayo, hindi naman tayo pagtatanggol ng driver eh. Yes mo kapatid. Nasabi niya sa 2 Corinto chapter 12:9, ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat na pangailangan mo, lalo na hayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Ayan. Ang sabi ng ating Panginoon dyan, ang tulong ko'y sapat na isang kapatid. Ayan. Ang tulong ng Diyos sa atin ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Di ba? Ito wala tong paa. Pero lumalaban sa takbuhan. Gamit lang yung wheelchair. Ito naman, walang kamay. Pero marunong mag-swimming. Di ba? Kakaiba yung mga binibigay ni Lord. Tama ba? Sa swimming siya, di ba? Wala lang siyang kamay. Di ba kaya naman lumangoy kaya walang kamay? Ano ba ginagamit sa paglamoy? Wala nga kamay, sister eh. Paa sa kaan? Braso. Di ba? Yan naman ang panglamoy, kahit wala kang panghawi. Di ba? Ito naman, walang paa, takbuhan. Kasi mayroon naman siyang wheelchair. Malay nyo, may dipindot to, ang pabilis. Diba? Siya talaga mauuna. Ang sabi ng Panginoon, kalooban niya yung nangyayari sa tao ganyan. Diba? Yung iba kasi nade-depress eh. Nung naalala niya na-preach si pastor dito nakaraan, sinong pastor na taga-ibang bansa? Si Pastor Nick. Wala siyang kamay, wala siyang paa. Tapos ang pambuklat niya ng Bible, yung nag-iisang daliri sa paa. Diba? Pero may anak siya, tatlo. Paano nangyari yun? Walang paa, walang kami. Bakit? Ang nakakabuntis pa sa tao, kamay sa kapaan? Diba? Tanong ko yun. May katangot pa naman siya. Hindi nga lang dibuhat siya eh. Pero magaling din mag-swimming. Marunong yung mag-swimming. Maraming. Sabi nga, iba-iba yung gift na binibigay ni Lord sa tao. Huwag natin silang ihuhusgahan. Ay, wala naman yung silbi. Kasi walang kamay, walang pa, kawawa naman. Mga ganun yung tao, di ba? Judgmental. Pero sabi nga, kaya niya mag-preach sa maraming tao kung saan saan naman siya nakarating eh. Diba? Kaya tayo, saan saan naman tayo nakarating? Dito pa rin. Pero kompleto tayo. Diba? Yun nga, kung tataka mo, bakit yung wala namang paa, wala namang kamay, pero nakakarating sa ibang bansa. Nangangaral na salita ng Diyos. Pero tayo, nandito pa rin tayo sa Bulacan. Hindi pa tayo nakarating sa ibang bansa para mangaral na salita ng Diyos. Ang tanong, papayag ka ba na ikaw kumpletong katawan mo, hindi ka magpapagamit kay Lord? Diba hindi? Dapat tayong mga kumpletong katawan, tayo ang gagamit-gamit sa ubasan ni Lord. Diba? Imbis na makipag-chismisan tayo sa kapitbahay natin, i-chismis natin si Lord.
No? Nasasabi mo si Lord, ay malapit na magbabalik. Huwag kayong matatakot. Pag pinalalangin mo, ay ano ba yan, sister, ako na naman ang magdadasal, hindi nga ako marunong. E baka naman kapatid, pag chismisan, marunong ka. Diba? Dapat marunong tayo mag-pray. Diba? Yun yung way natin ng communication kay Lord. Diba? Nasasabi natin ko na yung saloobin natin sa Kanya. Ano man problema natin. Kailangan marunong tayo mag-pray. Huwag natin ikahihiya na tayo ay Kristiyano. Kristiyanong binago ng Diyos. Hindi tayo nagsimba sa ganito, banal ka na agad. Bakit? Ikaw lang ganyan, karapat na magpalayas ng demonyo. May mga ganyang tao eh. Ang gagaling, humusga ng mga Kristiyano. Pero sa kanila, may kamalihan din naman sila eh. Diba? Ang sasabihin nila sa Kristiyano, yan ba ang Kristiyano nakikipag-away? Bakit yung hindi Kristiyano, hindi ba nakikipag-away? Yan nga ang lagi nasa, ano eh. Diba? Lagi nakikipag-away yung, ano eh, bakit? Mainit ang ulo din eh. Bakit? Wala ang salita ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya lang naman tayo nakikipagtalo minsan, bakit? Kasi pinaglalaban mo yung salita ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin, makipag-debate tayo, maghanap ka ng ibang reliyon. O ikaw, bakit kailang maliligtas? Kami, maliligtas din kami. Huwag ganun. Wala sinabi si Lord dito na makipag-debate tayo sa mga ibang reliyon. Irespeto natin ang kanilang paniniwala para irespeto din nila tayo. Amen po. Para pamitan natin ang Diyos sa buhay. Nasabi po dito sa Isaiah 49 verse 15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak, hindi kaya niya mahalin ang sanggol na hiluwal? Kung mayroon mang may inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Pakita mo kapatid yung larawan. Ayan, di ba? Pagbagong panganak, sino po ba dito yung mga nanay na nagkaroon ng anak? Sa 2, 3, 4, 5, 6. Brother ba doon? Nagkaanak ka na? Sino ang kasama mo, brother ba doon? Nakataas yung kamay mo. Ayan. Di ba sabi nga, ano po ang naramdaman ng mga nanay nung bago sila mga anak? Masaya agad, sister? Masakit. Ang tanong, uulit ka pa, sister? Sabi ng iba pang nanganak, naalala ko yung katrabaho ko nun eh. Lagi kasi ang kinakausap nun, yung tatlong kaibigan nun, no? May edad ng konti sa akin. Lagi sinasabi, ay naku ma'am, mag-asawa ka na. Sabi ba naman ganun? Tumatanda ka na. Kasi nag-aral po ako ng college is 28 na ako. Diba? 28 na ako. Ilang taon na ako ngayon? 34. Ayan. Sabi nga niya, bakit ganun? Parang hindi naman nalanda sa yung 34 ka. Akala ko 20 plus ka pa lang. Akala yun lang po. Diba? Sabi nga, eh ano bang sikreto mo? Bakit, ano bang nilalagay mo sa mukha mo? O bakit parang hindi ka nagbabago nung, kahit pakita ko picture ko nung bata pa ako eh. Hindi nagbabago, ganito pa rin. Sabi niya, bakit ganun? Di ba sa iba, nagbabago talaga yung mukha, nagmamatured, tumataba, ganyan. Teko, ang sekreto doon, salita ni Lord. Lagi kang magbasa. May kita sa mukha mo yung glory niya. Subukan mo yung tao, hindi palabasa. Makita mo yung mukha, pasan ang mundo. Kahit nagkukuskus pa ng eskinol, naglalagay pa ng, ano pa yung nilalagay? Radio. Naglagay pa ng, nagpa, ano pa? Tato ng kilay, nagpatangos ng ilong, nagpalagay ng lobot, di ba? Lahat na pinalagay na. Palagay ng dibdib, dalplat daw. Oh, kailangan nag-organize. Ayan, di ba sabi nga, ang nanay, siyang na buwan tayong dinala sa sinapupunan. Pastora, nung kayo po yung nanganak, na ako po yung pinanganak. Alam po, nahirapan po ba kayo? Nahirapan po kayo. Muntik na doon siya mamatay. Di ba? Tapos lumabas pa ako. Di ba? Siguro kaya ayaw ko lumabas nun eh. Ganito pala yung mangyayari sa mundo. No? Yung parang, syempre, nakakaramdam yung bata, di ba? Pag lalabas na siya, alam niya yung nangyayari sa kapaligiran. Kaya siguro yung ibang bata, mas gusto na lang siyang ano, hindi na nabubuhay, hindi na lumalabas, di ba? Pero sabi nga, sa dami ng
ano tawag to, ipinangla. Ikaw yung nag tagumpay. Diba? Iba-iba yan eh. Pero ikaw yung lumabas. Ang tanong, aksidente ba yun? Na ikaw yan? Minsan natatanong nyo ba sa sarili nyo, ako ba talaga ito? Diba? Bakit ganito ang itsura ko, Lord? Bakit ganito yung buhok ko? Bakit ganito? Diba? Ang tanong, bakit hindi ako matangkad? Hindi man lang ako maputi. Diba? Sabi ko kay Pastora, ano ba yan, Ma? Hindi mo man na kasinabi, kamukha ng artist na. Diba? Eh, kung ba't, sabi niyo yung Pastora, ang hiningi ko lang nun, tatlong babae lang, ayaw ko ng lalaki. Kasi pag nakipagsuntukan yan, masasaktan ako. Pag yan ang ligaw at binaste, masasaktan ako. Hindi ko yan maaasahan sa bahay. Ang gagawin niya, magpara-basketball yan sa labas. Hindi mo maasahan magluto, maglaba, maglinis ng bahay. Kaya ayaw ko niyan. Kaya si Pastor, gusto niya talaga lalaki. Kasi nga ano, wala siyang maturuan mag technician. Diba? Magre-repair ka electric pan. Ako nag-repair ng electric pan, sumabog sa mukha ko. Natakot na ako. Sabi ko, nag-repair ako ng brick game nung bata ko. May hindi kasi ako buti-buting ting eh. Na-repair ko yung brick game. Ayaw magawa, binalibag ko. Sabi ko, wala talagang pasensya. Kasi sabi ni Pastor sa amin, nung time na yun, alam niyo yung pang, ng electric pan na maliit lang? Yung pang ng langaw ba? Silingpan. Ayun, silingpan. Na pang, sa pabugaw ng langaw, sa palengke, mga ganun. Meron palang wire yun na dapat kailangan doon mo siyang pagdidikitin. Eh, may isang hibla doon sumama. Kaya pag saksa ko, pumutok sa mukha ko. Diba? Kaya, nagkapobya na ako. Ayaw ko. Maglalaba ako, sinaksa ko yung extension, pumutok, pati yung fuse, pumutok din. Diba? Ang tindi. Kaya yung takot mo na lang na pag kumikislap, matatakot ka. Diba kumikislap talaga? Pero mayroong sinasaksak na sakit, hindi siya kumikislap. Kaya pag ako gagawa, laging may extension. May on-off eh. Diba? Ganon yung tao pag yun na pobya na. Pipiliin mo kung sino yung mabubuhay. Yung anak o yung nanay. Sabihin ba naman sa akin yung nurse? Wala akong pahit lang sa asawa mo. Nakarang ano sa anak mo. Gusto mo yung nurse? O sige, sumama ka na sa nurse. Sabi ko, ang laso na yun ang tripleto eh. Ay, nako. Sabi mo naman niya, bakit pa kasi nalang matayong anak? O, di mong kapun ka na doon ko. Excited ka eh. Tatrabaho ka, papahirapan mo eh. Alam mo, naglalaba ko, may anak ang pupuyating ka. Iiyak-iyak, ayaw pa naman ni Pastor na may umiiyak. Lagyan mo ng paking timpig bibig. Teka, ayan, pumayak ko ka na. Lodo, penge pong peso. Na, sabi mo, apo, walang pera. Andyan o, sa wallet mo. Alam mo, pag may ganyan, makulit. Pero sabi nga, kalooban ni Lord niya, hindi pa agad dumating. Diba? Walang, lahat ng prayer natin, kailangan, hinihintay. Hindi naman instant na ibinibigay. Dati ang hinihingi ko, boyfriend. Binigay. Naka-11 nga akong boyfriend eh. Napakababaero ko talaga, no? Ngayon, ugali ng tao. Kung, kaya ko lang minahal yung asawa ko, maraming laman yung bulsa niyan eh. Diba? Ang sabi naman, gusto niya daw mag-asawa ng matanda, mayaman, at madaling mamatay. E pag namatay na yun, may pera ka na. Asawa ka na naman ulit. Diba? Walang kakontentuhan ang tao. Amen po. Next mo kapatid. Sabi po niya sa Isaiah 53 verse 3, hinahamak siya ng mga tao at tinakwil. Nagnanas siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabulungan. Ayan. Nung si Jesus ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, maraming tao ang humamak sa kanya. Amen? Diba? Nakasan niyang duraan. Ang sabi pa sa kanya, kung ikaw nga ang Diyos, bumaba ka dyan sa krus. Iligtas mo kami. Diba? Ganon yung mga panunoyang naririnig niya. Diba?
Maraming tao ang nagsalita sa kanya ng hindi maganda. Ilang latay ang tinamo niya? Marami, di ba? Kung tayo kaya nilatigo ng ganyan, latigo, di ba, sa likod? Tapos may kasamang sima. Yung mga ganun. Gaya natin, pag ganun ang nangyayari sa atin, patay na tayo. Di ba? Tingnan mo yung nangyayari sa amin. At tanong, dapat ba talaga si Jesus ang ipako? Hindi. Tayo dapat. Tayo mga makasalanan ang ipako. Pero ang tao natutuwa na nangyari kay Jesus yan eh. Ang sabi, kasi inaangkin niya siya ay Diyos. Tapos ang sinabi niya yung templo, gigibain niya ng 3 days at itatayo niya muli. Yung palang tinutukoy niyang templo, ang kanyang katawan. Diba? Kaya pag communion, tinataas natin ang kanyang katawan at dugo. Sinisimbolo yun ng si Jesus ay muling nabuhay. Next mo kapatid. Santiago chapter 2 verse 13, walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabaging wala dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Ayan. Ang sabi ng Panginoon, dapat tayo marunong maging mahabagin. Pag tayo hindi marunong mahabagin, ang sabi niya, tayo matatakot sa oras ng paghatol. Gusto ng Diyos na tayo maging mahabagin sa ating kapwa. Maging matulungin tayo. Pag meron ka, bigyan mo. Pero pag may nangungutang sa'yo, sabi mo, kapatid, kasi itong pera ko, pag pinahiram ko sa'yo, wala na akong gagamitin. Di ba? Pero paliwanag ng totoo eh. Kaysa nang magsisinungaling ka, may pera ka naman, sasabihin mo lagi, wala. Wala. Dahil ka na nangungutang, hindi na nababayan. Di ba? Mas maganda yung maging totoo tayo. Kasi Kristiyano na tayo eh. Ayaw ng Diyos na nagsisinungaling. Amen? Nasabi nga, ang pinakamababang kasalanan, ang hindi papasok sa langit, sinungaling. Nasa Bible yan. Kaya huwag tayong magagalit. Pag tayo po tinatamaan ang salita ng Diyos, nagagalit po ba kayo sa nag-preach? Hindi. Diba? Dapat nga matuwa tayo at tinamaan tayo. Kasi gusto ng Diyos tayo ay baguhin. Pag ang tao ayaw magpabago, ayaw magpatuwid, ang tawag yan, matigas ang ulo. Pwede bang may simbahan na gusto lang ay puro blessing? Pagmamahal? Puro gano'n na lang? Walang gano'n. Kahit ibuti mo lahat ng simbahan, iba-iba yung binigay ni Lord ng gift sa pangangaral. Merong tao talaga pag nangaral, sasapulin ka. Bakit, kapatid? Alam ko ba ang buhay mo? Magkapit-bahay ba tayo para alam ko lahat yung nangyayari sa'yo? Diba? Si Lord lang, nakakaalam ang iniisip mo sa nilalaman ng puso mo. Kaya wala tayong karapatan na, ay siguro kung nuwento mo no kay Pastor Daldalera ka talaga yun. Diba? Nagagalit ka pa. Alay ba ni Pastor dyan sa buhay mo? Ang inintindi namin yung buhay namin. Nasa sa inyo lang yun. Ang alam namin sa inyo, ipanalangin kayo. Amen po? Nasa sa inyo kung susundin nyo kami o hindi. Dahil tayo naman, magsusulit kay Lord, isa-isa. Next mo kapatid. John 15 verse 18, kung napupot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napot na ito sa akin bago sa inyo. Ayan. Kung yung mga tao dito sa sanlibutan, nagagalit sa atin, di ba? Kaya, puro Bible naman yan. Bawal yung ganito, bawal ganyan. Pero sabi dito, dapat ninyong malamang na napot na ito sa akin bago sa inyo. Ibig sabihin, napot na sila kay Lord bago sa atin. Kaya huwag na tayong magtataka doon. Next mo kapatid. Tapos sabi niya sa Lucas chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon, napakalinaw. Ang nakikinig sa inyo'y. Diba? Sinasanay lang tayo ni Lord dito sa lupa na mabago unti-unti yung mga kainaan natin. Para maging karapat dapat tayo pumasok sa langit. Diba? Kasi dito pa nga lang, hindi mo kayang iwanan o talignan yung kasalanan, paano ka papasok sa langit? Akala ng tao, pag namatay siya, buhusan ng isang balding bendisyon, langit na yon. Diba? Hindi nga nakapag-confess. Ang chance natin ngayon tayong buhay. Kailangan tayong buhay, i-confess na natin kay Lord na tayo nagkasala sa Kanya mula pagkabata hanggang sa ngayon. Diba? Wala na tayong bangon kasi ipapakita sa atin pag tayo namatay,
at muling binuhay at nakasama tayo sa rapture, ipapakita sa malaking screen mula pagkabata mo hanggang sa namatay ka. Ipagsusulit mo kay Lord, anong ginawa mo paglilingkod sa akin nung nabubuhay ka sa lupa? Halimbawa, 100 taon ka na nabuhay dito sa lupa. Isusulit mo yun. Diba? Meron papakita doon, nagnanakaw ng bababae, nagiinom. Diba? O anong bisyong ginagawa sa buhay? Ano sabi ni Lord, anak, nung nabubuhay ka sa lupa, anong ginawa mong paglilingkod sa akin? Lord, ako'y pinakamayaman sa lupa. Ang dami ko kayang lupain doon. Ang dami kong pera. Ang dami kong asawa. Ako'y kumplaude. Ako'y pinakamagaling sa sports. Diba? Ang tanong, anong paglilingkod ang ginawa mo sa akin? Hindi ko sinabi sa iyo magpakayaman ka sa lupa. Dahil hindi mo madadala sa libingan. Sinong namatay ang napagdala sa libingan ng bahay, sasakyan at pera? Yung iba, nagpababaw ng 20. Saan naman dadali ng patay yung 20 na yun? May bibiling ba doon sa bubuntahan niya? Ha? Tinatanggal. Pinapahawak ng sister. Tapos yung iba, ang ginagawa, tinatanggalan ng sapatos. Tama? Diba? Pag nililipin yung tao, tinatanggalan ng sapatos. Bakit now? Ah, baka madulas. Sabi yung iba, bumabalik now. Maririnig na yung yabag ng paa. Naku, ayun na siya. Nagpaparamdam. Kumalampag yung mapranggana. Bumagsak yung pinto. Diba? Nakalagay ba sa Bible na once ng tao na matay, magbabalik pa? Some verse yun. Tinatakot na kayo ng mga albularyo. Diba? Nagpatawas ka. Pusa, manok, baboy, white lady, kabisado. Tatawa na lang ako nun eh. Nalaman ko yun. Kaya parang pinagluloko kami nitong nagtatawas na to. Diba? Pabibiling ka ng kandila, tapos dadarangin doon sa kutsara. Diba? Inalagay doon sa planggana may tubig. Nanuno ka ng duwende. Talaga? Diba? Magdala ka dito ng isang buong manok. Alay daw. Lagyan mo pa ng gin. Ano purutan niyo po ba yan? Diba? Isa na, umutamang tayo eh. Kasi ang alam natin no, sa lumang buhay, totoo yun. Diba? Hinilot-hilot ka, dumidigay ko no. Pumapasok daw sa kanya yung lamig. Diba? Lumilipat daw yung lamig mo sa kanya. Nalagay ba ito sa Bible? Ganun yun? Diba? Ang sabi ng Panginoon sa Bible, huwag tayong sasangguni sa tumatawag ng espiritu ng mga patay. Huwag tayong magpapahula. Diba? Sa kagustuhan mong mag-aasawa, nagpahula ka. Patingin nga ng palad mo, ang nakikita ko sa mga kamay mo sa bola crystal na ito ay malapit ka na mag-aasawa. Diba? Isang bayad ka 100. Naniwala ka naman, 1 taon nakalipas, hindi pa ako nag-aasawa. Sabi, niloko yata ako ng ano na to. Manguhula. Diba? Ayaw mong Diyos yun, pati mangkukulang. Ayaw din niya yun. Oh, may kagalit ka? Ay, pakukulang ko to ah. Ito yung picture ng ano, kagalit ko. Kulamin nyo nga po ito. Saksakay ng ano tawag to? Karami mo. Diba? Lagyan nyo ng ipis. Diba? O ano na pinapaano? Ang sabi ng Panginoon, ang mangkukulang, hindi papasok sa langit. Ayaw ng Diyos ng ganun. Kaya kung may kagalit kayo, huwag nyo ipakulang. Ano gagawin nyo? Ipanalangin ninyo. Tapos sabi nyo, Lord, kunin nyo na siya. Huwag naman ganun. Oh, pagpalain. Huwag mo sabi ko, Lord, ang bait niya. Kunin mo na siya. Oh. Diba? Kaya ka magbago? Ipanalangin mo na ipanalangin kayo. Walang imposible sa akin. Huwag nyo gantihan yung masama. Diba? Sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Pag inagawa ka ng balabal, ibigay mo na sa kanya. Pag binato ka ng bato, batoy mong tinapay, lagyan mo ng palaman. Diba? Pusog na siya. Ganito yan. Pag may kaaway kayo at di kayo magkasundo, bigyan mo ng pagkain. Diba? Kaaway kayo eh. Anong mararamdaman yan? Binigyan mo siya, magagalit kayo. Mapapahiya. Oo. Maisip niya pa, sa kabila ng ginagawa ko sa kanyang kasamaan, naalala niya pa akong bigyan ng pagkain. Diba? Nire-regaluhan. Amen? Ganun po yung gagawin niyo. Huwag niyo po siyang
ano, susumpain. Next mo kapatid. Filipos, malapit na tayo matapos. Filipos 4:19, at buhay at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan. Sabi ng Panginoon, na buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Lahat ng ating kailangan ibibigay ng Diyos. Ang hinihingi niya lang sa atin, yung manumbalik tayo sa Kanya. Talikdan natin ang ating mga kasalanan at buong-buo tayong maglingkod sa Kanya. Nasabi sa Awit 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakampan. Lahat ng ating kagustuhan o pangarap, ibibigay ng Diyos. Amen po? Ang hinihintay niya lang sa atin, tayo lumapit sa Kanya, manumbalik tayo sa Kanya, ibalik natin yung unang pagkakilala natin kay Jesus. Diba? Yung first love mo si Jesus, kung gaano mo siya pinaglingkuran ng una, ganun din hanggang ngayon. Hindi yung nanlalamig ka na, ay nanlalamig na ako, ayaw ko na mag-pray, ayaw ko na magbasa ng Bible, nakakasawa na, tapos simba ng simba, wala namang nangyayari sa akin, hindi pa rin ako yumayaman. Ibig sabihin, kaya ka pala nagsisimba dahil gusto mo lang yumaman. Diba? Sabi nga, nagsimba ka, parang sa ospital, tayong nakakumpay lahat. Bakit? Iba yung may problema natin eh. Hindi naman literally na nakinumpay ka sa ospital. Ang doktor, susulat-sulatin ka yan, anong sakit mo? Obo, sipon, lagnat, 500. O, ibinin mo to, lahat ng reseta dito, doon sa butika. Diba? E dito, anong ginagawa? Anong sakit mo, sister? Sakit sa bulsa. O, magbasa ng Bible. Pagtapos, ililayans ka. Diba? Ipoprovide ni Lord ang ating pangailangan. Walang imposible sa Kanya. Hindi pa man tayo ngayon pinagpapala. Dapat, sumunod pa rin tayo. May pagpapala man umawala. Diba kung kay Job, ang sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka. Diba? Nawala ang kanyang tahanan, nawala ang sampu niyang anak, lahat ng kabuhayan niya ninakaw, natadtad siya mula ulo hanggang paa ng sugat na nagnanak na. Asawa niya na lang yung nakampi niya, pero ang sabi sa kanya, sumpain mo na ang Diyos mo. Eh wala pa naman tayong mamatay ng kapamilya eh, na sampu eh. Hindi mo naman ninakaw yung mga kagamitan mo. Bakit yung paglilingkod mo kay Lord, parang gumaganong-ganon? Diba? Gumigayaw ang gayaw. Dapat pag tayo naglilingkod kay Lord sa takbuhan, tuloy-tuloy lang ang takbo. Hindi ka ilito at hindi ka rin mapapagod. Dahil si Lord, hindi napapagod sa'yo magbigay ng blessing. Amen. Kapag mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Next mga kapatid. Awit 37 verse 4. Next pa. Awit 94 verse 14. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan, yung mga hinirang niya ay hindi tatalikan. Ayan, ang sabi ng Panginoon, napakalinaw po, na ang lingkod ng Panginoon, hindi niya iiwanan. Bakit? Kasi kasama natin siya. Diba nakalagay sa Bible, Emmanuel, God is with us. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya huwag kang malulungkot kung hindi ka pa yung mayaman. Diba? Sabi ka, hindi naman yun ang batayan dito sa mundo eh. Basta may kinakain ka sa araw-araw, nabubuhay ka, malakas ka, iniingatan ka ni Lord, hindi ka na sunugan ng bahay, hindi ka na nakawan, blessing na yun eh. Diba? Hindi mo naman kailangan na isang damakmak na pera para maging masaya ka. Wala ka lang sakit, masaya ka na eh. Diba? Yung mayayaman ay kita mo, maraming pera, maraming pagkain, nakarating naman sa ospital. Ano pipiliin mo yung ganun? Paano mo ma-enjoy yung mga bagay na yun kung may sakit ka naman? Anong sakit ng mayaman? Cancer. Ano pa? Leukemia. May bukol. Diba? Napakatitig na sakit. Isa tao ngayon, na wala ka namang pera kagaya sa kanila. Anong sakit? Rheuma. Ano pa? High blood. Low blood. Diabetes. UTI. May bato. Sakit sa pulsa. Diba? Napakadaming sakit. Lagi na lang masakit yung pulsa. No? Kaya nirarayuma eh. Sabi lang kaya pala, kapatid, lungkot na lungkot ka. Kasi wala ka palang ganito.
Ibig sabihin, ganito lang nagpapasaya sa iyo. Kahit may pera ka man o wala, dapat masaya ka pa rin dahil ang ating kasiyahan ay ang Diyos. Amen! Nakatulog niya ang tenders ko sa harapan. Nakatulog na. Sa tenders ko sa harapan. Ayan. Wala yung asawa niya eh. Nasa ibang ibayo. Next mo kapatid, sabi niya sa Roma 31. Ano pang masasabi natin tungkol dito kung ang Diyos ay panig sa atin? Sino ang laban sa atin? Diba? Kung maraming kumakalaban sa atin, pamilya natin, kamag-anak natin, kapitbahay natin, o katrabaho pa man natin, ang sabi ng Diyos, ano pa ang masasabi natin tungkol dito kung ang Diyos ay panig sa atin? Sino ang laban sa atin? Diba? Naalala niyo si David? Diba? May lalaban sila kay Goliath. Si Goliath, sino yun? Siya yung pinakamatangkad na higante. Diba? Maraming kawal si Saul. Pero ang lumaban, si David. Gano'n lang ba yung height ni David? Parang kasiklaki na ni Giovanni. Giovanni, tayo ka nga. Ayan, parang ganyan lang si David. Diba? Nakatayo na siya niyan. Huwag niyo natin. O, diba? Kumuha lang siya ng bato. Limang bato na maikinis. At tirador. Saan niya tinamaan si Goliath? Dito, sa noo. At bumagsak siya. At pinugutan niya ng ulo si Goliath. Sino magsasabi na sa ganong kalaking tao na si David na labanan yung napakalaking gigante? Diba? Parang ganon si Goliath, ganon yung problema natin, ganong kalaki. Ang laban sa atin. Yan ang lagi niyong pangawakan ng verse. Pag kayo natatakot, ang sabi ng Diyos, sasamaran iingatan kita, ililigtas kita. Amen. Last verse na po tayo. Sabi po niya sa Roma chapter 15, verse 13, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkakaloob nawa sa inyong kagalakan at kapayapaan. Sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Diba? Sabi ng Panginoon dyan, siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kasi ang tao, pag may mga problema, nawawala na siya ng pag-asa sa buhay. Na siya pa ay pabubuhay pa ba? Wala ka namang trabaho? Mahirap ka ngayon? Lahat, parang kinakapos ka sa lahat ng bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, siya ang ating pag-asa. Yes. Diba? Sabi niya, magkakalog nawa sa inyo ng kagalakan. Kahit tayo naghihirap, may kagalakan tayo. Amen? May kapayapaan tayo. Ang kapayapaan po ba mabibili sa hardware? Ang kapayapaan po ba mabibili sa mall? Ang kapayapaan matatagpuan sa salita ng Diyos. The more na tayo nagninilay ng salita ng Diyos, pinapayapaan niya ang kalooban natin. Amen? Nasabi dito sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa umagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Nararamdaman niyo po ba yung Espiritu Santo sa buhay ninyo? Na siya'y nagpo-comfort sa atin. The more na tayo may problema, pinapayapa niya tayo. Diba? Nakikita mo katabi mo, payapang payapa yung mukha. Diba? Hindi niya naiisip na lumilindo na sa ibang bansa, nagigera na, kasabog pa yung mga vulkan, tagbutong na, taghirap na, lahat na kalimit ang nangyayari ngayon. Ang tanong kapatid, ngayon ka pa ba naalayo kay Lord? Diba? Dapat nakikita mo yung mga signs na yan, nakalagay sa Matthew 24, na darating ang time na magkaroon ng digmaan, pagbutong, lindol, kalamidad, at maraming darating na mula ang propeta na mga ngaral na si Jesus ang Mesiyas. Sila yun. Diba? Kahit ang mga lingkod ng Diyos, kaya nilang langin. Kaya nga tayo pinagbabasa ng Word of God. Para ano? Alam natin kung paano na natin sila kakausapin. Diba? Kasi madali tayo maling lang. Uy, may nagpapagaling sa ganun. Pumunta ka naman dun. Tapos yung pala, albularyo. Diba? Eh, ganito may inula. Tapos meron palang santo. Maniniwala ka na. Diba? Sabi nga, ayaw ng Diyos yung mga Diyos-Diyos. Sa lumang buhay namin, meron kami ditong altar. Dito po yun. Meron kami Jesus dyan na yung lagi nakatingin. Lagi nakatingin ha. Kasi, di ba, ganun naman yung pagka-drawing nun. Lagi naman naka-steady yung mga tao. Hindi naman umiikot-ikot yun eh. Diba? Meron kaming Santo Niño. Meron pa kaming krus. Lagi kami nakaloob yan tuwing alas 6.
Yun nga ang kasalanan namin sa Diyos. May pinapanood kami, yung rosaryo, dinalaktawa namin. Kasi paulit-ulit lang naman eh. Diba? Abagi ng Maria, ganyan. Loring-garing, bahay na gito, ganyan. Tapos ang kasalanan pa namin, yung bagbag niya, nilalagyan ng coins ni Pastora, kinukuha namin. Pinagbibili namin ang candy, ice candy. Pagdating ni Pastora, wala nang laman, nabili na Santo Niño. Yun pala kami ang kumain. Diba? Sabi nga, hindi pala yung tunay na Diyos. Nasa Isaias po, ang sabi doon, walang kwentang tao ang sumasamba sa rebulto. Diba? Matagal na tayong pinaniwala sa ganung bagay. Hindi namin sa sinisiraan sila. Nung muna ako mabuksan, ang sabi ko doon sa pastor, sa isip-isip ko lang, bakit niya ba tinutulig sa ang reliyon namin? Alam ko yun, totoong Diyos eh. Sabi pa nga kapag ito, pag nasunod yung bahay namin, uunahin ko yung Santo Niño eh. Eh, diba? Sa nagbubulag na yung isip natin eh. Yung pala, nanasa Bible, sa 10 utos ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Napakalina. Yun ang nawawala sa 10 utos nila. Subukan kaya nilang ilagay nila yun sa pintuan ng simbahan. Para naman yung mga sumisimba, mabuksan ang isipan. Diba? Ang sabi ng Diyos, huwag kang manalangin ng paulit-ulit. Diba? Marami silang verse na binabasa, nasa Bible din. Marami nang darating, ang pangalan din ay Jesus. Pero, pula ang guro. Makikita niyo yan sa kanilang aral, sa kanilang ginagawa, kung totoo o hindi. Amen? Kaya nasa inyo po yung pagsisiyasat. Sabi nga, lagi tayong magbabasa para hindi tayo maliligaw ng sinuman. Tayo pong lahat ay magsitayo sa biyaya ng ating Panginoon. Paki-padong-padong po muna yung upuan. Thank you.
Lord, kahabagan niya rin ang nanga sa ospital, ang nasa bilangguan. Hallelujah. Ang mga taong na wala ng trabaho, mga taong walang makain at walang matirahan, kahabagan niya po sila, Panginoon, na sila, Panginoon, ay makakilala sa iyong mga salita. Lord, tulungan mo kami sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw lang, Panginoon, ang may hawak ng aming buhay. Kami, Panginoon, ay baguhin mo kung kami, Panginoon, ay sumusuway sa iyo. Dahil walang pusong bato sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Durugin mo, Lord, ang aming puso, ang aming isipan na pabago-bago. Kung kami, Panginoon, nanlalamig sa iyo, na ibalik mo, Lord, kung init ng una ka namin nakilala. Napag-amuin mo, Panginoon, ang pag-ibig namin sa iyo. Na sinabi mo, Panginoon, na ibigin ka namin ang higit sa lahat. Hallelujah, Jesus. So glorious, Lord, in you.
kalooban. Come on, open your lips. Say hallelujah. Hallelujah. Come on, open your lips. Open your lips. Pag pinapalakas ng Lord ang pananalig mo. Hallelujah. Come on, speaking of tongues. Come on, open your lips. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung mga tao, umalis na yan. Mga tinatangkap.
kilit nilang kayamanan, babawiin ko sa kanila yan. Yan ang mga pinagmamalaki nila sa buhay nila. Babawiin ko sa kanila yan. Tandaan ninyo. Yung material na bagay na yan, yung trabaho na yan, ang pinagmamalaki ninyo, babawiin ko yan. Hallelujah! Ang Diyos marunong magbigay ng pagpapala, marunong din tumawi ng pagpapala niya. Tinitingnan lang ng Diyos kung hanggang kailan kayo maglilingkod sa Kanya. Ngayon, nilayasan ninyo ang simbahang ito. Tandaan ninyo, itatak ninyo sa utak niya. Sino mang lumayas dito, hindi na magbabalik. Mapalad at pinagpala ang mga pinili ko na naririto na nanatili tapat hanggang kamatayan. Hallelujah! Manatiling tapat hanggang kamatayan. Walang Kristiyano ang tumatalikod na sa Diyos. Kung tatalikod ka sa Diyos, kanino ka pupunta? Hallelujah! Ang impyerno malawak. Ang apoy doon, hindi na mamatay. Hindi ka makapagdadala ng electric fan. Hallelujah! Hallelujah! Maraming tao ang itatapon sa apoy na iyon. Hallelujah! Ihanda ninyo ang inyong sarili. Ihanda ninyo magbago na kayo. Hallelujah! Sinasabi ninyo, hindi pa nagbabalik ang Diyos. Bakit? Nakaanda na ba ang puso mo? Para questionin mo ang Diyos, ba't hindi pa bumabalik? Hallelujah! Pinaghahanda ko kayo. Pinaghahanda ko kayo dahil malapit na siya magbabalik. Pinapaalalahanan ko kayong lagi. Sumunod kayo sa mga lingkod ko upang hindi kayo itapon sa apoy. Hallelujah! Ipangaral ninyo ang salita ng Diyos sa pamilya ninyo, sa kamag-anak ninyo, sa kapitbahay ninyo. Nalibang nalibang sa hanap buhay, hindi man iwan ang trabaho, pati araw ng pagsamba, trabaho pa rin. Tanda ninyo, kung ang pera na yan ang sinasamba ninyo, ang pera rin yan ang magdalala sa iyo sa apoy. Huwag ninyong higit pahalagahan ang mga bagay na naririto sa mundong ito. Dahil hindi nyo yung madadala sa langit. Hindi nyo yung madadala sa hukay. Tanda ninyo, yung mga kayamanan na tinatangkilit ninyo, babawiin sa inyo ng Diyos. Hallelujah! Ang pot ng Diyos, sagad na hanggang langit. Sagad na hanggang langit. Puro kasalanan ang ginagawa ng tao. Imbis na magsisi at kasalanan. Puro kalayawan. Hallelujah. Isipin ninyo kung saan pupunta ang kaluluwa ninyo. Pag kayo namatay. Yun ang higit ninyong paghandaan. Hindi yung lilipigan ninyo. Hindi yung susuntin ninyo. Hallelujah! Yung kaluluwa ninyo na uhaw sa salita ng Diyos, pakainin ninyo. Kaya lagi yan. Lalo pang lalala ang sakit na yan. Hallelujah! Maraming tao ang mamamatay. Kaya ihanda ninyo ang inyong sarili. Marami pang salot ang darating sa mundong ito. Marami pang salot ang darating. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Hallelujah! Yung kinikita nyo ngayon, isang pagkain na lang ang mabibili niyan. Mawawala ang pera. At darating ang time na tatataka na ang tao. Hallelujah! Napakamalas ng tao may iwan dito na hindi makakasama sa rapture. Sa isang tunog ng trompeta, sa apat na sulok ng mundong ito, kukunin ng mga anghel ang mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos. Pag hindi ka nakasama at ikaw ay naiwan, kalagim-lagim ang kasasapitan ng mga tao.
taong ito. Dahil ibubuhos ang mga mangkok ng poot ng Diyos dito sa lupa. Hallelujah. Mapalad ka pa kung ipagtatanggol mo pa rin ang Diyos hanggat huli. Hallelujah. Pupugutan sila ng ulo. Babalatan sila ng buhay. Dudukitin ang kanilang mga mata. Hallelujah. Sila ay mga huling aakyat. Hahatulan sila ng Diyos. At ang lahat na may mga tatak ng halimaw sa kanilang kanang kamay at doo. Hallelujah. Kasama ang isang leader na mumumuno sa buong mundo. Walang iba ang Antikristo. Hallelujah. Ang Antikristo na mamumuno dito. 3.5 years kasaganahan. 3.5 years kaguluhan. Pagtapos niyon, palalayain si Satanas. Hallelujah. At magkakaroon ng Armageddon. Hallelujah. Hindi kayo tinatakot ng Diyos. Sinasabi niya ang mangyayari sa Biblia. Kaya ipinagpauna na sa inyo ng Diyos kung anong mangyayari. Kaya kayo pinagbabasa ng Bible. Hindi kayo tinatakot sa ministry nito. Pinapalalahanan kayo ng Diyos na magbago na kayo ng isip. Ito ninyong isip nyo sa Diyos at hindi sa mga mundong bagay. Hallelujah. Dahil lahat kayo magsusulit sa Diyos. Lahat kayo magsusulit sa Diyos. Ang tanong, handa na ba kayong humarap isa-isa sa Diyos? Nalalaman ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko ang buhay ninyo. Mapalad yung mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ngunit kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay na iyon, sorry kapatid, itatapon ka sa apoy. Kaya paghandaan mo yun, darating ang Diyos na hindi katulad siya ng isang magnanakaw na hindi nagpapaalam, dumarating sa araw ng gabi. Kaya manalangin kayong lagi dahil marami pang trahedya ang magaganap sa mundong ito. Ihanda ninyo ang inyong sarili. Magsisi kayo ng kasalanan ninyo at huwag na ninyong babalikan. Binago kayo ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos sa karamihan. Magpatuloy kayo. Ngunit wala siyang karapatan, dagdagan at bawasan ang sinasabi ko sa oras na ito. Hallelujah. Napakapala ninyo. Napakaswerte ng bayan ng Bulacan na maraming naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Ngunit napakamalas ng mga lugar na lagi na lang may kalamidad sa kanilang lugar. Hallelujah. Patuloy kayong manalangin sa Diyos. Come on. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Kung ano man ang mga nagagawa ninyo sa mga lingkod ko, humingi kayo ng tawad. Ipanalangin nyo sila na bigyan pa sila ng kalakasan ng Diyos upang mapaalagaan pa kayo. Huwag ninyo silang pagtulong-tulungan. Kayong mga kabataan, kayong mga posisyon, lagi kayong magbabad sa salita ng Diyos. Gagamitin ko kayo sa malaking gawain. Kaya ihanda ninyo ang inyong sarili. Gagamitin ko kayo sa malaking gawain. Naririnig niyo ba ako, posisyon? Magpakatatag kayo. Kahit sa murang edad ninyo, gagamitin ko kayo. Kayong mga nanay, kayong mga deacons, ang sabi ko sa inyo, lagi kayong manalangin. Lagi kayong manalangin. Huwag kayong mga tanga. Kung may kakayahan kayo, mag-share ng Word of God, gawin na ninyo habang hindi pa nahuhuli. Hindi pa kayo naaawak sa pamilya ninyo na kayo lang ang maliligtas. Paano sila? Gawin na ninyo
ninyong gawin. Sagitin ninyo sila sa apoy. Kayo mga manggagawa na naglilingkod sa aking kubasan, magpakatatag kayong lagi. Dahil ang mundong ito ay bababa ng apoy. Saan kayo magtatago? Saan kayo pupunta? Hindi kayo makakalusot kung saan kayo pupunta. Dahil hawak ng Diyos ang buong mundong ito. Kilala niya ang lahat ng tao. Lahat ng kanyang ginagawa, mabuti man o masama, ay isusulit niya lahat sa akin. Hallelujah. Ikaw, Mary Joy, anong nakikita mo sa oras na ito? Sabihin mo. Sabihin mo, anong ipinapakita sa iyo ng Diyos? Mary Joy, Mary Joy, magsalita ka. Anong pinapakita sa iyo ng Diyos sa oras na ito? Naririnig mo ba ako, Mary Joy? Anong pinapakita sa iyo? Buksan mo yung mga labi. Sabihin mo, anong ipinapakita sa iyo ng Diyos sa oras na ito? Panahon. Lord, kahabagan mo, Panginoon, ang mga taong ito na hindi pa
sila, Panginoon. Abang din mo, Panginoon, na mamagpala kong babae. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Comfort us, Lord. Our Holy Spirit. Comfort us, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kapatid, sa oras na ito, manalangin ka. Ipanalangin mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kapag-anakan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo. Come on. Ipanalangin mo sila. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, open your lips. Manalangin ka sa Panginoon. Hallelujah. Manalangin ka sa Panginoon. Hallelujah. Huwag mo itindihin ang oras. Hallelujah. Dalang oras na yan ay binibigay ng Diyos sa atin upang tayo magkatipon, upang tayo manalangin sa Kanya. Kaya ang salot ay salasalabag na. Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your lips. Manalangin ka kay Lord. Confess your sin. Hallelujah. Napatawarin tayo ng Panginoon sa ating mga pagkukulang sa Kanya. Naalisin ang kamamaran sa ating buhay. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita na nagpapalakas sa amin, Lord, kung kami nanghihina. Salamat, Lord, sa pag-comfort mo, sa mga lingkod mo. Salamat, Lord, sa mga blessing na ito na inaangkin namin at pinapasalamatan namin, Lord. Ibibigay mo ito, Lord, sa lalong madaling panahon. Na ikaw ay Panginoon, may gagamiting tao at tutulong sa iyong mga lingkod. Salamat, Lord, sa taong ito. Hallelujah, Jesus. Kapatid, sumunod ka sa maikling panalangin. Sabihin natin lahat, Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Tinatakwil ko ang lahat ng gawa ni Satanas sa aking buhay mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking sarili. Baguhin mo po ako, Lord, sa lahat ng aking kahinaan. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan, buhay at hininga na binibigay mo sa akin. Kaya, Lord, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay masabi na. Amen. Handa po natin ang ating mga sobre. Ating mga sobre, atin pong itaas at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga paalala mo. At Lord God, salamat din po sa mga pagpapala at biyaya na nagbumula sa iyo, Panginoon, Lord. E bless mo po ang mga kaloob na ito, Panginoon. At ikaw na po ang magbalik sa kanila, Lord God, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. At Lord, sa mga wala pong trabaho, Panginoon, ikaw po ang bahalang magbigay, Panginoon, sa kanila, Lord God, na sa gayon makapagkaloob din sila sa ministeryo, Panginoon. Ang mga kaloob na ito, Lord God, ay naway magamit sa iyong panambahan, Lord God, at
sa mga gamit dito sa churches, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng biyaya at pagkapala, Panginoon. Sa iyo lamang namin itinataas lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Awitin po natin ang lilig.